Nalulungkot ka ba kapag ang kausap mo ay nagtatakip ng ilong at halos himatayin dahil sa baho ng hininga mo? Naku! Huwag mag-alala dahil to the rescue ang video na ito. Bad breath sa Tagalog ay mabahong hininga. Baho nga. Kilala rin in medical term na halitosis. Ito ay isang palatandaan kung saan ay obvious ang hindi kanais-nais na amoy ng hininga mula sa iyong bibig. Halos 85% ng mga kaso ng bad breath ay nagmumula sa loob ng bunganga. Kaya isa-isahin na natin ang mga pinaka-common na dahilan ng pangangamoy nito. Unang-una, ang odor-producing biofilm on the back of your tongue. Ito yung mga bakterya na matatagpuan sa likod ng dila dahil sa poor oral hygiene. Ikalawa, bulok ng ngipin o tooth decay. Oh no! Ikatlo, mga naipon na tira-tirang pagkain o tinga sa pagitan ng mga ngipin. Nasa ikaapat, isa din sa dahilan ang mga paltos at sugat na nasa iyong bibig. Siyempre, ikalima, huwag baliwalain ang hindi nalinis na pustiso o denture. Ganern. Ang intensity ng baho ng hininga ay magkaiba sa araw kumpara sa gabi, lalo na sa umaga pagkagising. Sa gabi kasi, ang ating bibig ay hindi active at exposed lamang sa mas kaunting oxygen, kaya ang amoy ay tiyak na mas malala sa pagising sa umaga, o popular sa bansag na morning breath. Ah, ganun naman pala. Kaya ipinapayo na agad magsipilyo o di kaya magmumog pagkagising sa umaga. At salarin din ang mga particular na pagkain tulad ng bawang, sibuyas, karne, isda at keso. Idagdag pa ang paninigarilyo, sige, yosi pa more at pag-inom ng alak, pasok sa banga. Hello mga kabutika! Welcome po sa Butika Diaries. For today's video, ang topic natin ay bad breath o mabahong hininga. Ha! May amoy nga. Paano nga ba nagsisimula ang pagkakaroon nito? At ano-ano ang mga pinakamabisang solusyon para sa lintik na bad breath na yan na maaaring matagpuan sa loob ng ating bahay o home remedies, ika nga. O siya, huwag ka nang mag-alala dahil sagot ko na ang inyong bad breath solutions in 1, 2, 3. Handa ka na ba? Tara na! Alam mo ba na may taong taglay ang bad breath at hindi niya ito namamalayan? Ganon? Kasi sa iba, pwedeng mahirap na amuyin ang kanyang sariling hininga. Pwes, ang dapat mong gawin, magtanong sa isang malapit na kaibigan na magbibigay sa iyo ng tapat at totoong opinyon. Tsaka gawin ang pag-amoy sa kalagitnaan ng iyong maghapon so that makatiyak kung ikaw nga ay may halitosis. At kung sakali ang hininga ay kumpirmadong problemado, oh yes, dahil to the rescue ang video na ito, kaya ngayon, ang bad breath maaari nang malunasan sa paraang matipid, madali at effective. Kahit na nasa bahay lamang, especially kung ikaw ay walang oras tumakbo sa iyong dentista, sya, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, simulan na! Unang-una sa ating listahan, uminom ng tubig. Tumpak na lumalagapak. Kung pakiramdam mo ang iyong bibig ay natutuyot, simple lamang. Uminom ng maraming tubig, hindi juice, hindi soft drinks, dapat tubig. Dahil ang juice o soft drinks ay mas lalong magpapatuyo ng iyong bibig. Did you know na ang ating laway o saliva ay tumutulong to keep your mouth clean at pinipigilan ang pagdami at pagkakaroon ng mga smelly bacteria sa iyong bibig. Yan ang totoo. Second spot, magmumog ng warm salt water. Kasi ang pagmumumog ng asin ay isang natural na paraan para mapigilan ang bad breath
at so easy. Gumawa ng mixture o magtimpla ng kalahating kutsaritang asin sa kada 200 ml ng maligamgam na tubig. Imumog ang nagawang mixture ng paikot sa buong bibig sa loob ng 30 seconds, then idura din ito palabas. Repeat as needed. Hindi magpapahuli ang ACBO apple cider vinegar. Problema mo ba ang amoy ng sibuyas o bawang sa iyong bibig? Problem solved! Alisin ang bad breath odors instantly using apple cider vinegar. So easy again, maglagay ng kalahating kutsarita ng apple cider vinegar sa isang baso ng tubig at pagkatapos, imumog ito ng 30 segundo ang tagal, tsaka'y dura. O diba, gets mo? Plus, did you know that bacteria don't like to grow in acidic environments? Vinegar mouthwash may reduce bacteria growth. Wow, perfect! Fourth spot, eat fruits and veggies. Bet na bet! Ang prutas at gulay ay tumutulong pasariwain ang ating hininga katulad ng manzanas, celery at carrots. Sila ay umaakto bilang natural toothbrushes at mabisang tulong para alisin ang odor-causing bacteria mula sa ngipin at bibig. Ang oranges naman na kilalang mataas sa vitamin C ay effective to increase saliva production na lumalaban sa bad breath. Ikalima, panalo kung gagawa ka ng DIY alcohol-free mouthwash. Dahil nga sa ang alcohol ay nakakadry ng ating bibig at karamihan nga sa mga OTC mouthwash na mabibili sa grocery ay naglalaman ng alcohol, oh no! Buti, pwede tayong makagawa ng DIY alcohol-free mouthwash. Kakailanganin lamang natin ng mga sumusunod. Isang tasa ng warm water, kalahating kutsara ng cinnamon, katas ng dalawang lemon, isa't kalahati na kutsarita ng honey, at kalahating kutsarita ng baking soda. Pagsamasamahin lamang ang lahat ng sangkap, all together then isalin sa isang malinis na container, ang DIY mouthwash. Ito ay kayang tumagal up to 2 weeks o 14 days ang shelf life. Kaya naman, the best ka! Certified ika-anim, floss your teeth. Totoo naman, ang flossing ay nagtatanggal ng plaque buildup bacteria o food stock sa pagitan ng mga ngipin, sapagkat ang mga tinga na ito ang salarin kaya mabaho ang amoy ng hininga. Tuloy-tuloy lang tayo guys. 7th spot, clean your tongue. Yes, sir. Dahil ang ating dila ay kayang mangolekta ng lahat ng uri ng bakterya, making your breath smell bad. At para malinisan ang iyong dila, dahan-dahan lang na kuskusin ito ng iyong sipilyo at kung available ang tongue scraper, gamitin ito ng bonggang-bongga. Siguraduhin lang na nabanlawan ang sipilyo pati ang bibig ng mabuti. Last but definitely not the least, chewing gum. Akalain mo yon, ang chewing gum o bubble gum ay mabisang nag-i-stimulate ng saliva production at sa gayon ay malinisan ang bibig mula sa stinky bacteria at tinga-tinga ng pagkain. Oops, piliin lang ang sugar-free chewing gum. Generally speaking, the best way upang permanenteng tapusin ang bad breath ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng good dental hygiene routine. Kasama nito ang pagtutoothbrush after every meal, flossing your teeth at least twice per day, at mahalaga ang pagbisita sa dentista kada 6 na buwan. Maraming salamat kabatika, hanggang dito na lamang.